sa mga hindi bayan. Kasamang ilang kandidatong senador, dumalo si dating senador Bongbong Marcos sa proclamation rally ng kanila mga kandidato sa Quezon City. Ginawa sa mismong IBP Road ang rally kaya naging sani ito ng traffic sa IBP Road at San Mateo Road ngayong hapon. Ay, grabe. Sa kanyang speech, muling sinabi ni Marcos na babangon ang bansa kung magkakaisa mga Pinoy. Oy, palakpakan! Tayo po ay lahat ng ating kakayahan, lahat ng ating sipag at galing ay gawin natin para ipagkaisa natin ang Pilipinas. Ay, grabe. Palakpakan, palakpakan. Bagong-bago, ha? Bagong-bago yung sinabi ni Marcos na magkaisa o tayong lahat, ha? Grabe, ewan ko ba? Ewan ko talaga at bakit gano'n na lang ang ano nating mga Pilipino, no? Gano'n pa rin, no? Pagkakaisa pa rin ang eksena nitong napakalupit. Hindi ko maintindihan. Ito walang biro, hindi ko maintindihan kung paano natin natitake yung ganyang klaseng ano. At ang nakakapagdaka dito, oy, mga Marites, ha? Mga Marites, bakit oh? Wala si Mayora. Aba, oh. Pasok! Hindi naman nakarating sa political rally si Mayor Sara Duterte. Si Senador Bato de la Rosa ang kumatawan sa kanya sa pagtitipon kanina. Sandra Aguinaldo, Nakatuto, 24 Oras. Ay, grabe. Ayun ang ano, so... Abang tumatagal, para tuloy talagang ano, parang ang dating nito eh... Bakit? Bakit hindi na... Nagsasama yung dalawa. Naku po. Meron pa namang bulong-bulungan na talagang merong nagaganap na hindi maganda. Paano na yun? Paano na? Paano na ho yung pagkakaisa? Tayo-tayo ni nagkakaisa. Naku po. Malupit. Siguro nga, hindi ko naman sinasabing totoo, ha? Pero baka lang. Sabi nung isa, sabi ni Drogon, ilang beses na kasing pinahiya si Inday. Naku po. Sabi naman ito isa, nangangamoy laglaga na. Ay, naku. Pero alam mo, lupit, ha, hindi ko malubos maisip kung ikaw matalinong nilalang. Tapos makikinig ka paulit-ulit, pagkakaisa. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nandun, eh. Pero alam mo, sa bagay, may sabi nga nung ano, yung napanood ko ito kay Mark, Models of Manila, yung sabi nitong... nagsalita na wag ko kayo mag-alala dahil yung mga concert ko, no, hindi ko magta-translate yan into votes kasi marami yung pumupunta dahil lang dun sa concert. Halimbawa, habi kito, bibigyan ko kayo ng example. Alam mo yung si Panelo, di ba, si tumatakbong senador, si Farah, marami salamat, ha, Farah Paredes, salamat po. Etong si Panelo, nagpunta sa Bicol nag-rally doon, blah, blah, blah. Tapos nung sinasabi niya ng, ano ba yun? Parang inaano niya si Bongbong Marcos, inaangat niya, aba yung mga tao nag Lenny Robredo. Walang biro. Akala ko noong una, fake news. Totoo, walang biro. Akala ko fake news. Yung sinasabi niya, Bongbong, pag sinabi kong Bongbong, sabi niyo Marcos. Ang sagot nung ano, Bongbong, Lenny, Bongbong, Lenny. Akala ko noong una, eto walang biro, akala ko noong una, fake news. Tapos, nung nagkaroon na ng mga iba pang lumalabas na video, at the same time, tinanong na siya, in-interview siya, ano masasabi mo at gano'n na nangyari. Ang paniwanag lang niya, which is totoo naman, kasi yung event na yun daw ay parang concert. Ibig sabihin, merong daw sikat na grupo silang inimbitahan, at yung mga tao tuloy, nagpunta, not really for the rally, nagpunta because doon sa bandang sikat na inimbitahan nila. Kaya nga alam nyo,
Sabi ko nga eh, naisip kaya ni Sec Panelo yung sinabi niya? Kasi para niya sinabi rin na kaya nagpupunta ngayon ang mga tao sa mga rally ay dahil sa mga nagko-concert. Tama, mali. Yun ang kinaiba ng mga pumupunta sa rally ni Yorme. Oo, nag-concert din si Yorme, pero isang beses lang. Tsaka Maynila ho yun eh. Understood na ho yun, yung mga tao doon, eh talagang ano, maka-Yorme. Oh, pero itong mga pinupunta nila sa province, wala ho silang dalang banda, wala ho silang dalang... Meron silang mga artist, pero mga local artist lang. Hindi ho yung mga tipong katulad nung nasa pula o di kaya yung nasa pink, na talaga mga bigating artist. Na kaya naman pumupunta yung tao dahil doon sa mga bigating artist. Pero, siyempre, nandun na rin sila, napapa-stay dahil doon sa nilalagay niya. Merong ano yan eh, merong style yan eh, para mag-stay ang tao. So, may front act, magsasalita yung mga kandidato, tapos yung pinaka-main act. O eh, normal na talaga mag-i-stay ka. But that will not translate into votes. Ibig sabihin, hindi naman ho yan necessary na magiging boto kagad. Okay? So, wag ho tayong masyadong ma-attract na... No, ay, galing-galing, ang daming tao. Wag ho. Ha? Wag ho tayong ma-ano, kasi meron ho talagang mga ano eh. Meron ho naman talagang normal lang yan. Nasa tao, pupunta sila dahil sa concert. Eh, isipin mo ba naman? Yung mag-rally doon, yung isang ano, yung gano'n, no? Ang presidente, Lenny Robredo, ang vice-presidente, ang sikamula. Eh kung gano'n ba naman yung magpe-perform sa'yo, di ba? Parang napusis. Barat ba, huwag ganyan, nasama na ugali mo. Dali, ayaw kasi matanggal sa utak ko, yun naiinis ako. Nung napanood ko yun, hindi na matanggal sa isip ko. Presidente, so, sorry, pasensya na. Medyo... Ay, ano ko dun, masyadong pasok sa utak ko yun. Ano kaya maalis sa mata, sa ano ko yun, sa utak ko yun? Ayaw ma-undo eh. Ewan ko ba? O, pakinggan na lang natin si Pacquiao. Asok! Mas naniniwala raw si Senador Manny Pacquiao sa suporta ng mga mahihirap kumpara sa endorso ng mga malalaking politiko at kumpanya. Oh. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Ang mga taga-Tanggob City sa Misamis Occidental ang unang sinuyo ni Senador Manny Pacquiao ngayong araw sa gitna ng pagpapahayag ng ilang grupo at partido sa ibang mga kandidato. Ani Pacquiao, mas naniniwala siya sa suporta ng mga mahihirap. Yung mga politician, yung mga nasa posisyon, iba ang sinusuportahan. Ang kaisa sila, iba ang sinusuportahan. Yung mga malalaking kampanye, iba ang sinusuportahan. Pero yung mga mahihirap, alam ko na kay Manny Pacquiao nakasuporta. Uy, taray! Ni Pacquiao, bagamat isang karangalan, hindi raw talaga siya masyado nakikiusa sa mga incumbent officials dahil baka singilin daw siya pagdating ng panahon. Lalo't isinusulong niya ang kampanya laban sa korupsyon. Sa Pagdean City, nag-courtesy call si Pacquiao kay Zamboanga del Sur Governor Victor Yu kasama ang ilang mayoralty candidates at kay Pagdean City Mayor Sammy Ko. Nag-motorcade din si Pacquiao sa lungsod bago niya hinarap ang iba pang taga-suporta sa isang rally. Kagabi naman, sinalubong ng praise and worship songs ang kampo ni Senador Manny Pacquiao sa isang prayer rally sa Ozamiz City. Ipinagdasal siya ng mga pastor habang nag-preach naman siya sa mga kasamahan niya sa simbahan. Wala namang aktibidad ang kanyang katandem na si Deputy House Speaker Tito Atienza. Mula rito sa Pagadian City, Marisol Abdurrahman, nakatuto, 24 oras. Alam mo, sabi ko nga, ito, tama naman si Pacquiao eh. Yung ano, mga politiko, eh, ang importante yung tao na i-endorse, di ba? Kaya lang, sa loob-loob ko nga, ang tunay na boses ng masang Pilipino, ay walang iba kundi si Yorme. Oh, kasi, alam mo yun, ikaw naman, ano ka naman eh, sa totoo lang, oo, galing ka sa mahirap, pero naging matagumpay ka sa buhay mo, dahil sa, alam mo yun, dahil sa ikaw ay boksingero, dahil hindi dahil sa politiko ka, di ba? So, wag na ho tayong magpano, mangmangan.
Eh, sandali, sandali, sandali. Baka naman ho pwede nating ano, tanungin ho si Bentot, ha? Kilala niyo si Bentot, di ba? Yung kakapartner natin, may co-host na tayo dito si Bentot. Tanungin natin si Ben. Ben! Ben! Dali, dali, ha? Ben! Ano yun? Ano yun? Bakit? Anong gusto mo nang ilapin para mo sa akin, ha? Natutulog na ako dito, eh. Ah, yan. Yan na ho si Ben, ha? Ben, tanungin ko lang sa'yo, ha? Anong mga masasabi mo dyan kay Pacquiao na sinasabi niya siya lang ang talagang pang mahirap? Naniniwala ka ba na siya lang ang talaga mahirap? Hindi ako naniniwala dyan. Animal yan. Totoo lang, ha? Yung Pacquiao na yan? Naku po. Ay, naku po. Hindi naman ako panaginip ng Red Horse yan. Hindi naman yan magano, eh. Magtakbo-takbo. Diba? Pero okay lang kasi... Kung siya nakapanood ng kabayo, ay nakapanaginip ng kabayo, ito naman si kandidato namin, si Ant-Man. Social, di ba? Social si Ant-Man ang pinanood. O ito si Pacquiao, yung kabayo. sa amin, si Ant-Man. Eh, si Raulo pala talaga. Si Raulo naman pala talaga ito si... Pinukupa eh, pinag-uusapan natin si Pacquiao eh. Bakit napunta ka kay, ano, kay kandidato mo? Anak naman ng tucha, oh. Huwag ganun. Panggulo talaga ito. Huwag na nga natin kausapin ito. Gulong kausap. Ha? Ang gulong-gulong kausap dito ni Bentot. Ay, nako. Sige na, next topic tayo. Ito naman. Ito kay Lacson. Ito, Lacson, pasok!